Ang papaya ay isang tropical na prutas at nag-aalok ito ng napakaraming benepisyo sa kalusugan simula sa mga dahon nito hanggang sa prutas, balat at maging sa mga buto. Ang mga dahon ng papaya ay mayayaman sa mga antioxidant at phenolic compounds na maaari makatulong na mabawasan ang pamamaga at papabuti ang panunaw. Sinusuportahan nito ang immune function at pangkalahatang kalusugan. Ginagamit ito para gamutin ang lagnat, malaria at dengue fever. Maaari makatulong sa pagpapababa ng mga antas ng asukal ng dugo at mapabuti ang pagiging sensitibo ng insulin. Paano ba ito gamitin? Pwede ito gawing tsaa, patuyuin at lagyan ng kumukulong tubig, i-juice, pwede i-blend ang dahon kasama ang iba pang mga sangkap para hindi naman ito masyadong maging mapait. Pwede pong hiwa-hiwain ng mga dahon at gawing salad, kainin ng fresh. Pwede din itong gisahin. Pwede ilublob sa tubig ng fresh na dahon at inumin. Pwede digdikin para pangtakip po sa sugat. Ang mga balat naman nito ay mayaman sa mga antioxidant at phenolic compounds. Maaari makatulong na mabawasan ang pamamaga at papabuti ang panunaw. Sinusuportahan nito ang immune system, ang pangkalahatang kalusugan din po natin. Maaari makatulong na mabawasan ang panganib ng ilang mga cancer at sakit. Ginagamit ito para gamutin ang iba't ibang mga karamdaman, kabilang ng mga kondisyon sa balat, ang mga sugat at iba pang mga benepisyo nito ay meron ditong mga papain, isang enzyme na matatagpuan sa papaya lang at maaari makatulong na mabawasan ang sakit sa pamamaga ng mga kondisyon tulad ng arthritis. Nakakatulong din po ito para humina po yung ating regla at napaputi ang mga sintomas ng premenstrual syndrome. Sinusuportahan nito ang malusog na gut bacteria at probiotics. Maaari din ito makatulong na mabawasan ang stress at pagkabalisa at sinusuportahan ang malusog na buto at kalamnan. Pwede itong kainin na hilaw, pwede i-juice, ihalo ang balat sa ilap ng mga prutas at gulay, gawing tsaa, so patuyuin ang mga balat, i-smoothie natin ito, gawing atsara, pwedeng gisahin, pwedeng patuyuin at pulbusin upang maaari idagdag sa mga sopas, nilaga. Pwede ilagay sa mga kapsula at gamitin bilang food supplements. Pwede din i-ferment ang balat ng papaya sa pinaghalong tubig at asin upang makalikha ng probiotic-rich condiment. Ang prutas nito ay mayaman sa vitamina A at C, potassium at fiber. Sinusuportahan ang malusog na panunaw ng ating bituka. Maaari makatulong na mabawasan ang panganib ng sakit sa puso, diabetes at ilang pang particular na cancer. Sinusuportahan ang malusog na balat, buhok at mata. Maaari makatulong na mabawasan ang pamamaga at papabuti ang ating immune system. Ang mga buto naman ng papaya ay naglalaman ng mga antioxidant na tumutulong sa panlaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at maiiwasan ang oxidative stress at mga malalalang sakit. Lumalaban din ito sa mga infeksyon, maganda ito pangontra sa mga bulate. Pinapangalagaan ito ang kalusugan ng ating buto. Maganda ito sa kalusugan ng ating panunaw, panlaban sa mga constipation, sa almoranas at ulcer. Ang mga buto ng papaya ay maaaring kainin sa iba't ibang paraan. Pwede itong kainin na hilaw, patuyuin ang mga buto, pagkatapos ay durugin ang mga ito upang maging pulbos para idagdag sa pagkain o smoothies. Pwede nating i-roast, pwede ibabad ang mga buto sa tubig sa isang likidong may lasa tulad ng tubig ng niyog upang maging mas malambot at madaling matunaw ang mga ito. Yung fresh na mga buto ay pwede din pong ihalo sa smoothie o juice. Pwede din itong patubuin at kainin po yung mga sprouted seeds. Pwede din gawing tsaa. Pwede din pong i-extract yung oil sa buto at gamitin bilang natural na lunas o sa pagluluto. Tandaan na kailangan po natin gumamit ng konti lang po na dose, mga 1/4 na kutsarita o 10 pirasong buto at unti-unti lang po nating dagdagan ang pagkonsumo nito. Kumonsulta sa professional sa pangangalaga ng ating kalusugan bago gamitin ang mga buto ng papaya bilang panggamot para sa anumang kondisyong medikal. Ang papaya ay may napakaraming mga sangkap na anti-cancer.
At alam niyo po ba, sa lahat po ng parte ng papaya, ang buto ang may pinakamataas na anti-cancer component dahil ang mga buto ay naglalaman ng benzyl glycosinolate na pinaghiwa-hiwalay ng enzyme na myrosinase upang makalikha ng benzyl isothiocyanate na may epektibong anti-cancer properties. Ang iba pang bahagi ng prutas ng papaya ay mayroon ding mga katangian na anti-cancer, kabilang na ang zeaxanthin na isang antioxidant na nagsasala sa mapinsalang blue light ray at maaaring mabawasan ang panganib ng macular degeneration. Ang beta-carotene naman ay matatagpuan sa mismong laman ng papaya, paaring bawasan ang panganib ng cancer din. Lalong-lalo na panlaban sa prostate cancer. Meron din po itong lycopene na matatagpuan sa mga bunga ng papaya na napatunayang mabisa sa pagpatay ng mga selula ng cancer sa atay. Pero lagi po nating tandaan na bago po natin gamitin ang mga herbal na ito panlaban sa kung anumang sakit, ay ugaliin po natin magkonsulta po sa isang health professional.